Huli sa Wolf Camp, ang chihuahuang may topak. Pause up mga tropa peeps, kung may topak din ang aso mo, panoor ang Wolf Camp na ito. Itong si LeBron ay madalas na sinasama sa family outing. So, in-invite ko nga sila, okay sige, punta kayo dito sa hasyenda ni Tatang. Sino ba naman ang maniniwala na ang isang maliit na chihuahua ay napakarami ng kinagat? Ano kinagat niya? Kay Loli, patunay. Ikaw pinakagat niya? Ang isang taon. Kinagat din ako niyan, di naman din bumuha. Mausap ko lang si Carmi, kumukumpas ako ganyan. Naririnig nyo, mismo sa mga relatives ko na kinukwento niya yung experience nila kay LeBron na ang isa sa auntie ko ay kumukumpas lang daw yung kamay na ganyan tapos biglang kinagat na siya ni LeBron. Ito yung sinasabi ko sa inyo na movements. Yung nag-trigger nung kagat o kaya nung tension or stress ni LeBron ay yung movements. Pag ito, nilapitan ng ibang aso, nagagalit talaga to. Tapos kapag minsan naglalakad-lakad ka dyan, tapos medyo napalapit ka sa kanya, eh titirahin ka talaga niya. Alam mo yung typical na may topak na wala ka namang ginagawa, tapos biglang hanggang kakagating ka. Pero totoo lang, ang basa ko kay LeBron ay medyo may pagka-nervyoso siya. Growling and then ang daming baring ng teeth na ginagawa to warn kung ano man yung trigger na palapit sa kanya. That's a plus for LeBron because LeBron knows how to warn. Iniisip ng mga dog owners kapag umangil yung aso o kaya nag-growl yung aso, kakagat na agad ito. Hindi po. Ito po ay warning sign na tensionado na yung nangyayari. In fact, mapapansin nyo, yung isang mata ni LeBron ay medyo parang bulag na kasi dati meron din siyang kasamang ibang aso na lagi niyang binubuli, kinakagat, inaaway niya, eh siguro napunde. Pinatulan siya, kaya ayun. Tandaan natin mga tropa peeps, ang peripheral vision ng mga aso normally is nasa 240 degrees. Ito yung 180 sa tao. Sa aso, abot yan hanggang likod. Pero dahil bulag si LeBron at isang mata na lang yung gumagana sa kanya, anything na medyo masense niyang gumalaw outside dun sa peripheral vision, nagiging tensionado siya. Kaya bigla siyang nagugulat tapos mag-growl tapos possible na magalit. Hindi lang dahil sa peripheral vision yung problema niya, kundi underexposed din si LeBron. Hindi siya well socialized. Pasensya ng mga tropa peeps kung sa mga videos ko nakikita nyo, ine-explain ko yung mga nangyayari doon sa aso, yung basic principles, kung ano yung mga behavior issues. Kasi gusto ko maintindihan nyo yung strategy na gagawin ko later. Sa dog training, walang magic. Ano ba? Dahil maliit si LeBron, ang hirap huli-hulihin ng ganyan. Galaw siya masyado. Ang una kong ginawa, sinuotong ko siya ng gabay. Ano nga ba ang gabay? Ang gabay ay isang uri ng slip leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ. Pwede kayong order ng gabay sa aking Shopee at resellers. Available din ang aming 2022 pet calendar at ang t-shirt ni Tatang, Inka, Ponpon, and Pasing. Yung tipo ni LeBron, kapag kinonfront mo, yes, meron siyang sudden charging sa'yo, pero if you continue on confronting, tatakbo siya ng tatakbo palayo. And malamang, lalapit siya nang lalapit dun sa owner niya na mas makakagain siya ng confidence to shoo me away. And yun yung ayaw ko na gawin niya. Gusto ko makontrol yung pag-swing ng head niya every time nagtra-try siyang kumagat. Ano? Meron pa? Ha? Meron pa? Buti na lang, maliksi itong si Pasing. Kung hindi, malamang nakagat na siya ni LeBron. Itong pag-uugali ni LeBron na to, isang hindi magandang ugali ng aso. Paano na lang kung ibang aso yung nakasama niya? Baka isang tahol pa lang niya, isang sugod pa lang siya, pinatulan na siya. Wait. So the dogs are reacting based on LeBron's energy? Pwede siyang maging danger para sa ibang mga tao
pwedeng maging danger para sa ibang mga aso and pwede rin siyang maging danger para sa sarili mismo ni LeBron. Kagaya ng nangyari sa kanya. Kaya nga siya medyo nabulag kasi pinatulan siya nung dati niyang kasamang Labrador. Hindi ko ilalayo agad yung kamay ko or hindi ako magbibigay ng big reaction. This is a fearful dog. Matatakot din siya. So sensitive siya dito. That's the reason why kailangan paulit-ulitin mo yung ganyan. Kailangan niya maramdaman yung kamay mo na hindi pain yung dating. Yan. Yan. Oh, kasi gusto ko maramdaman niya na yung gagawin ko sa kanya, I don't mean any harm. I just want him to calm down. Means, kailangan mo dumikit ng dumikit sa kanya. Nandiyan pa mami niya, oh, dumidikit pa, lalo itong tumatapang pag dumidikit mami niya. Dahil medyo nai-spoil siya ng mga owners niya, ang nangyayari ngayon, dun lumalabas na mukhang mayabang. Mukhang matapang. Pero kung totoo lang, tanggalin mo yung mga dog owners, ilayo mo, iwan mo dito si LeBron kasama ng mga aso ko, baka maging anghel agad yan. Dahil walang papansin nung ginagawa niya. Walang mag-feed nung ego ni LeBron. Ganun pala yun. Good thing about this is yung tail, ito, yan. Yung tail niya, oh. Yan, yung tail yan. Up na yan. Hibas lang. Maramdaman ni LeBron, sa tabi ko, sa may bandang gilid ni LeBron, tumatama yung kamay ko, bandang ulo, bandang likod, tumatama, and then na-feel ni LeBron, okay naman pala. Kanina pa ako nagagalit, wala naman palang mangyayaring masama. Masarap pa nga yung himas, tsaka yung masahay sa akin. Yun yung goal mo when you are trying to desensitize a dog. Meaning to say, yung trigger ng tension niya or stress niya, ia-apply mo ulit, pero kailangan iba na yung maging interpretation or association nung aso dun sa trigger na yon para magbago yung memory niya. Hayaan mo siyang magganon na magganon. Na, papunta, pataas ng pataas sa bato. Hayaan mo lang siya mag-growl. And then, iwan mo yung kamay mo. Hayaan mo mag-stop. The moment nag-stop, galaw mo. Kita mo? Mag-intensify pag gumalaw. So, hayaan mo lang siya. Hayaan mo siya mag-release ng ganyan. Yan. Papansinin nyo, hindi nagkikick in yung nose niya. After niya maganyan, himas. Ngayon, ayan, titingin. Medyo may problema sa eyes. Ayan. What I do think about this type of situations and type of behaviors, dapat ang pinapagana lalo ng mga dog owners sa aso nila ay yung pang-amoy nila rather than yung mata. Mas magandang gamitin niya yung ilong para it will bring in curiosity rather than tension. Kasi pag mata, feeling ni LeBron na may biglang mabilis na gagalaw, it's either ma-excite siya or nervous din siya. Relax. Yun. Relax ka na. Relax ka na. Relax ka na. O tako na lang ito. O kami. Yeah, sige. Relax na. So ito pinaka-sensitive niya neck. Ngayon. So ayan, paulit-ulit pong imasin yan. Alam mo, pag small dog, nilip mong ganyan, walang power. Dito ka natitigyan? Dito mong bumayat? So ayan yung kumakagat kanina. Kaya ang pinaka-aim ko, pinakita ko lang sa inyo na kumakagat siya. Kasi baka hindi kayo maniwala eh. Yeah. Kita mo? Oh. Buhat. 1 2 1 2. Okay, bebe. Good job. Maraming salamat mga tropa peeps. Happy New Year sa inyong lahat. Stay safe everyone and God bless you all. Like kayo and follow sa Facebook and Instagram, The Pinoy Dog Whisperer, and subscribe sa YouTube channel Lestres Zapanta.